alam nyo ba mga kaibigan na magmumulta tayo ng 40,000 pesos kapag hindi po natin pinalipat ang ating biniling motor o yung nagbinenta nating motor sa loob ng 20 days mga kaibigan? Yan po, totoo yan mga kaibigan, kasi ayon sa bagong utos ng LTO, Administrative Order na A0BDM 2024-046, na dapat 20 days lamang ang palugit para may transfer ang pangalan ng sasakyan sa bagong may-ari. At kapag lumampas po dito, ay maaaring tayong magmulta ng hanggang 40,000 ang ating babayaran mga kaibigan. So iyan po ang laging sinasabi sa inyo, na dapat kung bibili tayo or magbebenta tayo ng ating sasakyan, dapat po ito ay close deed of sale, o ito po yung tinatawag natin na deed of absolute sale mga kaibigan. Ngayon, bawal na po or hindi na po pwede tayo ngayon bumili ng open deed of sale, kasi nga po dapat ay maipalipat na po natin sa pangalan natin, at siguraduhin natin na fully updated na ang mga papeles para maiwasan ang penalty mga kaibigan. Para sa seller naman, ay dapat ma-report nyo agad ang motor na binenta ninyo sa loob ng 5 araw para maiwasan ang multa kung hindi malaking abala po ito mga kaibigan natin. Ito mga kaibigan yung mga dapat nating gawin pag po tayo ay magpapalipat ng pangalan. Kailangan official receipt or certificate of registration, tsaka yung ORCR, notarized o notaryo ng deed of sale o yung kasunduan natin, at syempre kailangan ng 2 valid IDs mula sa buyer at seller na dapat kasama ang driver's license. Kapag hindi ka nakasunod, hindi lang pera ang mawawala, pati peace of mind mga idol. Kahit may malinaw na batas na mabigat ang penalty, marami pa rin sa atin na nag-aantay bago ayusin ang transfer. Siguro dahil iniisip nila na pwedeng ipagpaliban pero hindi pwedeng ang pa-easy-easy ngayon. Kailangan agaran bawat delay, dagdag multa mga kaibigan. Para maiwasan ang multa, siguraduhin na tama at on time ang ating mga biniling motor. Mga kaibigan, ito yung lagi kong sinasabi sa inyo sa lahat ng video ko or sa mga ibang upload natin. Lagi kong sinasabi sa inyo na dapat ay lagi kayong merong dalang deed of sale kapag bibili kayo ng motor at kapag magbebenta kayo ng motor. Kasi alam nyo mga kaibigan, kapag po ito ay fully implemented na yung order na to na A0 or AO BDM 2024-046, eh dapat 20 days ay mapalipat muna sa pangalan mo yan. Ngayon, wala na dapat talagang open deed of sale kapag bumili po tayo ng second hand na motor. At kung ikaw yung seller, 5 days lang ha mga kaibigan, na kailangan ma-report mo na sa LTO na yung motor ay naibenta mo na. Okay? So mga kaibigan, medyo mahirap or medyo mabigat ngayon yan mga kaibigan na, pero yan ay batas na po ni LTO. Bagong utos yan ni LTO. Kaya dapat sundin natin, or kung hindi natin susundin, inuulit ko, maaari tayong magmulta ng hanggang 40,000 pesos. Kaya kung ikaw ay nagpaplano na bumili ng second hand motor, dapat siguraduhin mo na may palipat mo na yan sa pangalan mo bago mag 20 days. At kung ikaw yung seller, dapat may report mo agad yan sa LTO. Ngayon, nagbigay lang po tayo ng paalala sa inyo mga kaibigan. Siguro sa iba, hindi pa ganun ka-implemented. Pero what if magkaroon po ng bigla ang inspection o bigla ang checkpoint, tapos hahanapan po kayo ng ganito. Okay? Mag-iingat po tayo sa pagbili ng second hand na motor. Dapat walang open deed of sale, or hangga't maaari talaga ay hindi po open deed of sale ang inyong bibilhin na motor. Kasi baka sa huli kayo ay magsisi. Okay? Paalala lang po sa ating mga kaibigan na gusto magkaroon ng motor. Baka kapag kayo nagkaroon ng motor, eh akala nyo okay na. Kasi nga meron kayong dokumento at meron kayong hinahawak ng papel. Pero dahil sa pautos ng LTO na to, dapat ay kailangan mapatransfer na po natin
Sa pangalan natin yan, sa loob ng 20 days, kung hindi, ay maaari tayong magmulta. So, yun lang mga kaibigan. Ingat po tayo palagi. Sana nakatulong ulit ang video na to. Bye-bye. Thank you.